hinahanap ngayon ni Lionel ang nagmamay-ari ng sandals na naiwan sa kanilang opisina sa Baguio City. Parang kwento ni Cinderella. Pero sino nga ba ang may-ari nito? Once upon a time, sa kaharian ng Baguio City, may natagpuang isa. Sandalias! Naiwan sa Treasury Office ng palengke. Agad itong ipinost online. A Cinderella story. We're looking for the owner of this brand new pearless wedge sandal. You may bring your Prince Charming who could put this sandal on you. Aabangan ko talaga yan. Nahanap na po ba? Instead of just posting a boring lost and found item, let's make a good vibes story about it. Sino ang Cinderella ng Baguio City? Ang mala Prince Charming na nakapulot sa sandals, si Lionel. Nag-CR break ako, tapos nakita ko yung shoes dito na nasa floor lang siya, tapos walang kapares. Kanino kaya to? Yung may-ari kaya, may sapatos pa kaya yung sampaan niya. Wedge ang estilo ng sandals. Kulay brown, size 38. Naghahanap siya ng kanyang Prince Charming. Nagmamadali siyang umuwi kasi CR na siya. Sana maganda ang may-ari nito. Kaya si Lionel naglibot-libot sa palengke. Baka sa inyo to, sukat mo. Baka ikaw yung hinahanap namin na ano, Cinderella. Ay, ganun? Ay, malaki. 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 Masikip, ate. Masikip. Kuya, baka sa'yo to. Hanggang inilapit na ito ni Lionel sa Public Order and Safety Division ng Baguio para i-post sa kanilang Lost and Found page. Sa patuloy na paghahanap ni Lionel sa kanyang Cinderella, nabuhayan siya ng pag-asa nung ang sandals usakto! Nag-fit sa isang paa. Siya na kaya ang hinahanap nating Cinderella? Pwede. Pero may dumating na tila kumukontra. Pero hindi raw siya ang wicked stepmother ni Cinderella dahil anya, siya raw ang may-ari ng natagpuang sandals. Ang 62 anyos na si Evelyn. Akin talaga yan. Hindi niya po dala yung right pair. Habang ang Treasury Office ng Baguio may inilabas na CCTV na magkukumpirma kung sino ang tunay na Cinderella ng Baguio City. Ayun. Kanino nga ba talaga ang natagpuang sandals na ito? Hindi na tayo aabutin pa ng alas 12 dahil ang face foot reveal. Usakto! Susunod na! Akin talaga yan. We're looking for the owner of this brand new pearless wedge sandal. Sa paglilibot ni Lionel, baka sa inyo to, may isang nagkasya ang sandal sa kanyang paa. Usakto! Pero sabay entra ang 62 anyos na si Evelyn. Siya raw ang nakaiwan ng isang sandalya sa palengke. Senior na ang Cinderella ng Baguio. Bagong bili lang daw ang sandals nung ito'y nawala. Nagagamitin daw sana niya sa pupuntahan niyang kasal. Galing ako sa Station Road. Nakita ko yung sandal na yan, yung brown. Pinaalis ko yung box ng shoe para ilagay ko sa bag ko. Pumunta ako sa Treasury. Dumating ako sa bahay. Asan na yung pair ng sandal? Pumunta ako sa isang kainan pero wala. Pumunta ako sa isang stall, wala rin. Noon pa man, hilig na raw ni Evelyn na magtakong, lalo na kung siya'y nasa dance floor. Pag naka-heels ka kasi na sumasayaw, parang magaan ang paa. Feeling sexy, ganun. Hanggang may nakapagsabi sa kanya tungkol sa viral panawagan. Ay ate, baka ikaw yung nag-viral na sandal na kulay brown, Cinderella. Kaya pumunta ka na lang sa PUSD. Pero ang sandalyas,
Nagkasya rin sa paa ng isa pang dalaga. Usakto! May nawawala ba kayong sapatos? Tos? Bayan. Kaya si Evelyn agad nang tumakbo papuntang Treasury Office. Kinausap ko siya. Hindi niya po dala yung the other pair. Pero nung sinuot niya po yung sandal, base sa nahagip ng CCTV. Si Evelyn nga ang nasa loob ng opisina ng Public Order and Safety Division nung araw na natagpuan din ang sandalyas. Nagpapasalamat ako sa mga personal ng POSD kasi kung wala sila, hindi ko nakita itong sandal ko. Oras naman na para pagtagpuin si Cinderella at si Prince Charming. Ay, ang ading ko. Thank you, ading. Salamat, salamat at ikaw ang nakapulot at naano. Oo. Hindi ko pa maalala, dito ko pala naiwan. So nung sinabi nila sa POSD na dyan sa Treasury Office, ay oo nga pala. So, salamat ha, ading ha. Ayan po yun. Oo. 1, 2. Sinasabi lang, ako daw yung nakapulot, kaya ako yung Prince Charming. Sabi, may asawa na ako. 2004, namatay ang mister ko. Prince Charming ko talaga yan, hanggang ngayon. Para mas confident si Evelyn na isuot ang kanyang sandals, ipina-foots pa siya, pati na pedicure, ng aming team. The public market is a crowded place. So you have to keep our things closer to ourselves. Dapat yung bag natin nakasara doon maigi para hindi po tayo malaglagan ng gamit. Ngayong ang lost finally found na, they can all live happily ever after. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.